and they have been fighting the ability for Medicare to negotiate. When the light is off and the fan is on, with my bagoong. Hindi ko pa naubos yung pagkain ko kanina. Ito o, tutuloy ko. Nilinis ko muna. Priority trabaho. Yung pagkain mo, may time. Kaya nagkaroon din ako ng time para mag-lipstick. Sa ating damit. Yung damit, giray-giray na naman. Tapos yung buhok, gulo-gulo na naman. O, diba? Iwan ko yung ibang caregiver kung mahilig mag-supply. Ako kasi hindi talaga ako mahilig mag-supply. Nung tumanda na ako, pero nung kabataan ko, uy, huwag mahahanginan yung buhok ko. Supply agad. Ito yung paborito kong sawsawan. Bagoong. Bagoong. Para sa itlog. Hindi na naman nakita yung aking pagkain. Teka ha, kukuha ko ng lalagyan. Sandali na. Kumuha ko ng patungan. Nakadikit na naman sa baba ako yung pagkain ko. Kaya madali lang eh. Ganun lang eh. Lalagyan natin ngayon ng bagoong ang nilagang itlog. Bukas na bala. Tisyo, tisyo. Ang sungut-sungut na lang. Sabi niya, tawagin ko daw yung anak niya. Kasi hindi ko maitaas yung pantalon. Sinuotan ko ng pantalon ngayon eh, ng pants. Kasi may therapy siya ngayon. Hindi nagsusot ng pambabae, puro pang itaas lang. Sabi niya, tawagin ko daw anak niya. Sabi ko, okay. Pumasok siya eh. O sige, gusto mo tawagin ko siya. Magagaling siya sa trabaho. Papunta dito para itaas yung pantalon mo. Hindi ko wala kang ginagano ng pasyente. Noon, hindi niya naiintindihan. Eh ngayon nga, naiintindihan na eh. Malino na lahat. Kain tayo. Kaming mga vlogger, yung katulad kong pipitsuging vlogger, ganito talaga buhay. Nagsasalita nung walang kausap. Kaya ito. Yun, buong kabagalan. Kasi, baka tumulo. Baka sumobra lagay. Sayang. Ay, masarap ang bagoong sa nilagang ito. Masarap. Thank you. At last month's Republican National Convention. He's rejection of Project 2025, Vicious Politics, and won't explain. He's creating a so-called shadow agencies, getting regulation. Paano kumain ang bagong lipstick? Ingat na ingat. On the first day of the Trump presidency. He also believes in expanding presidential powers and that the president has the authority lipstick to use the military to maintain the law and order. To listen to how he talks about immigration. In the ideal world, we have to say, ang hilig-hilig kong telidor lang ang ginagamit. Sushi. Telidor lang. Sushi. Mainit ako. Maghapon na naman yan. How did this video come into being? Well, Bo thought he was talking to the relatives of a wealthy investor, but it actually turns out it was a video set up, recorded by an undercover journalist and an actor who was
the Center for Climate Reporting, a British organization. Abode said on that video that he has some 350 documents he's preparing, but not publicly releasing. Now, we are just getting a statement from Abode's spokesperson of the group. And that statement reads, it would have been easier to just do a Google search to uncover what is already on our website. And said in countless national media interviews, hindi naubos pa nga, hindi itutuloy ko ngayon. Tapos gusto ko, kinakausap ko kayo kahit wala kayo dyan. Asan ba kayo? Dito, yung mga kapatid ko, pag may pagkain silang natitita, sabi ko mag-itatapon, akin na lang. Kasi hindi naman ako malakas kumain. Okay na ako sa tirang pagkain nila kasi Pilipino, lutong Pinoy. Sayang kasi kung bibili ako, magluluto ako ng ganong pagkain sa natitira nila. Kailangan, marami akong bibili. Eh dito, pag bumili ka ng karne, nakapak na yun. Bumili ka ng chicken, ng beef, nakapak na yun. Bihira dito yung pinipirap, yung pinipinipili. Pero masarap po ang buhay sa Amerika. Promise. Kaya yung mga may anak dyan, ako niya ng nursing. Nanulusod na naman ako. Ako niya nursing, the best. Ang dali yung mapupunta dito. Yung sabi nila, ipipetition ng mga kapatid. Mahirap. Kasi kung madaling makapag-petition ang kapatid ng kapatid. Di sana matagal na ako na-petition ng mga kapatid ko. Matagal nun. Pinakamaganda. Yung nurse, yung anak. Oh, ubos na. It's time. Yes, the time has come for a fresh approach to dog food. Every day, more dog people are deciding each time with the kibble and feed their dogs fresh food from the farmer's dog. Masarap kumain. Ang hirap magpapayat. Pero alam mo yun, pagpayat ka, mas matuwa ka kasi healthy ka, fit, kahit payat-payat. Pagka yung mataba, kami sakit. Nung mataba ako, kami kong sakit. Ang linis, malinis akong kumaan. Pwede nga, dilaan ko pa yan eh. Parang aso. Tapos, ang kasunod dito, iinom ako ng damo. Ito yung buhay na hindi ko inakala. Hindi ko akala ay mapupunta pa ako ng Amerika. Pero alam niyo ba kung paano ako nakarating ng Amerika? Sabi ko nga, para sa katagumpayan ng ibang tao, may mga taong magsasakripisyo. Nagsakripisyo yung nanay ko para mapunta ako dito sa tulong ng tatay namin. Nakakalungkot lang kasi nung nakarating ako dito, buhay pa rin yung nanay ko. Pero hindi ko afford na mabigyan siya ng konting ginhawa na ma-enjoy niya yung kinikita ko dito. Kasi wala na siya ngayon. Noon, hindi ko siya kayang iliibot man lang o ano, bigyan, bagkus. Baon ako sa kanya sa utang, kaya nagbayad muna ako sa kanya ng utang. Noong nakabayad na ako ng utang sa kanya, nawala naman na siya kasi may cancer. Ngayon na wala na yung nanay ko, manghihinayang ako sa panahon na sana kasama ko pa siya, magliliibot sana kami. Yung mga ganun ba, kasi sabi sa kanya, pag kumikita na ako, pagbayad na ako ng utang ko sa'yo, ililibot na makita, ililibot tayong dalawa. Pero hindi na nangyari. Tumigil na naman ako. Kabastos ko, no? Sorry.
Bibigay uli ako. Busog ako, grabe. Sorry. Nalulungkot ako kapag naalala ko yung nanay ko. Tapos dun ako natutulog sa kwarto niya. Lahat ng gamit na naiwan niya nasa loko. Kasi ayaw naman ng mga kapatid ko sa gamit niya. Dahil bukod sa siguro hindi nila ka-taste, eh kami ng nanay ko kasi magka-taste kami eh. Pareho kami nag-taste ang nanay ko. Pareho rin kami magmahal. Mahal ng nanay ko yung tatay namin. Ako rin naman. Mahal na mahal ko rin yung tatay ng mga anak ko. Nagkataon lang talaga, pinili niya sa iba. Pinili niya ibang babae. Kaya naman ako, siyempre, mag-move ako. On. Sabi nila, hindi ako makamove on. Nakamove on na ako sa financial. Kasi hirap na hirap ako talaga. Yung aspetong pag-ibig, pumapag-ibig pa ba? It's not easy. At hindi ganun kabilis na mawala yon. Kasi ako yung loyal eh. Faithful ako eh. Parang ako yung whatever happens. Ako yung through thick and thin. Ako yung till death do us part. Ako yun eh. Hindi ko na inaasahang babalik. But, yung mga anak ko, sabi ko nga, if ever gusto nyong kunin yung tatay nyo o gustong bumalik o gustong sumama sa inyo ng tatay nyo, okay lang. Kaya hoy kabets. Kabets, open yung house ko sa tatay ng mga anak ko, pero hindi sa'yo. Grabe ko lang na ako, no? Nakapitik na lang ako. Pipitik ang legal wife. Suwerte na yung kabit na yan eh. Hindi ako nang aaway, di ba? Pero ang masasabi ko sa'yo, open ang communications ng mag-asawang naghiwalay because of the children na meron sila. Kaya huwag kang masyadong malungkot. I know, nalulungkot ka. Pero don't worry, you're prettier than me. And you're younger, diba? Yung mga older women like me, shut up. Kagulo, diba? Magulo. Pero alam niyo ba, ini-enjoy ko tong platform na to. Ini-enjoy ko yung bawat moment na nagla-live ako o nagre-recording ako. Bakit? Didigay uli ako. Ay, hindi natuloy. Alam mo yun? Kasi mamimili kaya. I-enjoy mo? O ikalulungkot mo? Ayun, dumigay na ako. Ang pangit ng masibo ko. Kung bawat pagharap ko sa inyo, eh, pangit ang mukha ko, hindi ba? Noon, lukot-lukot ang mukha ko. Ang totoo nga yan eh. Mas hindi ako wrinkled na. Nung bata-bata ako, na nag-umpisa ako mag-vlog, grabe, ang dami kong pelegi sa mukha. Ang dami kong purlak. Yung papapasapasa na kulay, no? Napansin ko ngayon, because of Dr. Alvin, number 2, toner and cream, ito na siya. Gamit kayo, nag-promote pa, no? Tapos, with Meliwil, yung Meliwil na tinitinda ko, try it, diba? Nagkasugat kayo, nagkasakit kayo, Meliwil. Gumaling ako dyan, eh. Dati ako mayroong sakit eh. Ako yung hinihimatay sa kalsaan. Oo, pero magaling na ako. Naisip ko, kaya siguro ako iniwan ng tatay ng mga anak ko rin eh. Nakasilbi. Ano yung gusto mo? Gusto mo bang maging masaya? O gusto mo maging malungkot? Sabi nila, mag-move on ka. Naka-move on na ba ikaw? Naka-move on na ba ako? Oo naman. Doon sa financial. Kasi sabi ko nga sa inyo,
Hindi na kami nagsasaing ng hinugasang tutong ihahalo sa bigas at hindi na namin matitikman yun. Ayoko na. Pagka medyo mauubos na yung bigas, bili na ng bigas. At least bigas man lang meron, di ba? Ganun lang ang buhay. Weather, weather, panapanahon. Malay nyo, one day. Ako naman yung maging other woman. Ayoko, di ba? Pero hindi ako dapat magsalita ng patapos, di ba? Baka muli ako ma-inlove. Ako pala yung maging other woman. Or baka magpakasal sila. Tapos siya naman yung iwan. Joke only. Diba? Pero ano nga ba tayo? Ano yung gusto mo? Ano yung ginagawa mo pag-a-adjust para sa sinasabi nila mas magandang bukas? Hindi natin alam kung ano tomorrow, pero isa lang ang masasabi ko. Kabets. Hindi permanente yan. Kung yung ikinasal, hindi permanente. Ikaw pa. Nainis na naman ako. Obvious na naman. Hindi na kailangan. Sorry. Safety mo. Ako yung legal wife. Mabait ako eh. Doon. Ayoko ng confrontations. Kasi natatakot ako na pagka sinabi ko, mamili ka, tapos siya ang piliin, harapan. Baka doon pa lang, magbigtin ako o magsaksak ako, di ba? Eh, masama yung nagpapakamatay. It's against the utos. Ay, hindi pala natin pag-uusapan tayong 10 utos, ano? Kasi, merong batas ang Diyos at merong batas ang tao. Pag-usapan natin next time. Mag-google muna ako. Magre-research muna ako. Diba, no? Sumit mo talaga. Nakatulog na. Sige po, ubos na ito eh. O, iiwanan ko na lang kayo ng tanong. Yung buhay, mahirap. Pag ba nahihirapan ka na, lalo sa personal, susuko ka. Diba hindi? Oh, diba hindi? O, ngayon, paano yung gagawin mo? Kung yung buhay mo, pareho ang buhay ko. Kasi ang daming nagko-comment, ang daming concern. Move on. Tapos sabi nila, napapansin nila, lagi kong binabanggit yung tatay ng mga anak ko tsaka yung kabets. Kung kayo ako, na matagal kayong nanahimik, matagal kayong hindi kumikibo, tapos iyak lang kayo na iyak sa isang sulong, ano gagawin niyo? Eh, meron na kayo nito. Meron na kayong platform. You have all the means, the time, para idepensa at para baka mabawi mo pa. Sige. Ito ba na naman ako? Mabawi pa. Sige po. Sagutin nyo na lang. Comment below kung gusto nyo. Kung ayaw nyo mag-comment below, so, bulong nyo sa akin. Ito po si caregiver namin. Pasensya na kayo sa kapalitan ko. Dapat masaya lang pa. Loves ko kayo. God bless ating lahat.